Naging mapaghamon ng taong 2020 sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO. We will get through this crisis as one nation. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magdakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts Lumi Digital AM Power Stereo Transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alit, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Cayanong sa Target on Air. Dalindi ho natin makausap si Mayor Abby Binay ng Makati City. Dala umarangkada na ho sa pamamahagi ho yung 1,000 ay yung ECQ o yung ayuda sa Metro Manila. Kabilang na ho dyan ang Maynila, Paranaque at Caloocan. At susunod na ho niya yung ibang cities. At sa Cavite, sa Antipolo, kanina may mga nakausap po kami. Ang lungsod doon ng Makati, ito ating kausapin. Nasa linya ng ating komunikasyon, ang Makati City Spokesperson and Legal Officer, si Attorney Don Camina. Attorney Camina, si Karis Cayanong sa DZME. Magandang hapon po. Apo, at attorney, napapakinggan po tayo sa DZME. Kamusta po yung paghahanda ho ng Makati City dun ho sa pamamahagi ho ng ayuda dun ho sa 1,000 pesos? Nadaanod na yung pero sa syudad. Ang nagawa ho natin ngayon ay naayos na lang natin yung pinaka-final list natin. Mm-hmm. Nung nakaraan taon ho kasi mayroon tayong programa yung 5K na makatulong programa ni Mayor Abby. Apa? Naka-authorized po ito lahat. Mm-hmm. So ang ginagawa na lang ho natin kasi dun sa requirements ng DSWD at ng DILG kung sino yung magbibigyan, pina-finalize ho natin yung list. Once approved na ho yun, mm-hmm, digitally ita-transfer lang ho natin yung 1,000 cash sa mga mararapat na makatanggap ng ayuda. Apo, Attorney, bali, magkano po natanggap ho ng Makati LGU na pondo para ho sa ayuda? Ay lang po. Ito memory. Mm-hmm. Itong file ko po. Apo? Pero yung ano, nasa, andali, hindi ko po, hanapin ko po. Sige po. Apo, bali, attorney, ilan po ang target doon mabigyan ho? Kumbaga yung mabibigyan ng ayuda doon ho sa mga residente sa Makati? Oh, ay yun, kasama din ho yun sa kinibilang ho natin ngayon. Mm-hmm. Kasi syempre, yung listahan ho natin ay based doon sa nakaraang taon. Mm-hmm. Kung may mga nagbago ho, gusto natin ma-finalize muna yan. Pero, apo? Definitely, within the 15-day period na binigay po sa atin ng DILG, mm-hmm, malalabas po natin kaagad yan. Kasi nga ho, lahat ito ay digital. Apo? Hindi na ho namin kailangan mag-house to house. Tama po. Para magbigay po yung ayuda. Apo, apo, kahapon na, pakinggan ko sa isang radio interview kay Mayor Abby Binay. Ang plano ni Mayor, parang dadaanin ho dun sa true GCash na lang, ganun? Opo, ganun po. Ganun po ang mangyayari. Mm-hmm. Nagaya ho ng mga tulong ho natin the past year, mm-hmm, para with regard dito sa pandemya na ito, dinadownload lang ho natin yung tulong natin para ito, yung physical contact, mm-hmm, siyempre para mas mainam na rin ho para sa mga tao natin, sa mga residente natin, mga patients natin, at mm-hmm, at siyempre yung mga tao natin sa City Hall, kasi siyempre ay gusto natin ma-lessen yung
physical contact between all the parties. Opo, at napakayaman naman ho kasi ng Makati City, kumbagay, gasino na ho yung kapag ho kinulang galing ho sa national, eh yakang-yaka ho yan ang city government, kumbagay magbigay. May mga programa naman din ho kaming ongoing. We will just see na kung paano natin maratagdagan pa to kung anong kailangan. Kasi siyempre ho, yung plano natin dito, long haul. Hindi naman tayo gusto bigay ng bigay na mauubusan din naman ho yung mga para sa itong projects din natin na importante din naman. Apa? But rest assured ho, siyempre lahat ng mga benefits na dapat makuha ng mga citizens natin ay inaayos din natin para makuha nila. At makakuha nito yung mga nararapat na makakuha. Ano po ito, Atty. Bali, meron hong bubuoy ng Makati LGU ng tax force yung magmamonitor din ho sa pagbigay ho ng ayuda? Meron na po. Yung sa ano ho natin, kagaya ho ng mga ginagawa namin the past year, yung Social Welfare Department, sa accounting ho natin, finafinalize lang nila yung list na ho sa information na ho tayo ng mga GCash number ng mga ito at na-confirm na natin na totoong mga tao itong mga ito. Tapos nun, ano lang, isang authority to debit lang, diretso na ho sa mga GCash account nila. Tama po. Bali, kamusta po yung ano, vaccination rollout? Nasaan na po tayo ngayon sa ano, kumbaga yung priority list ng vaccination Apo. Program sa Makati? Yung vaccination natin ngayon, may mga comorbidities at mga seniors ang binibigyan ho natin. Unfortunately nga, medyo nagkukulang na ho tayo dun sa AstraZeneca na requirement para sa mga seniors. Pwedeng ibigay sa mga seniors. So right now, ang nabibigyan po natin talaga is yung may comorbidities. Apo, at ilan na po yung nabakunahan ng mga health workers, senior citizen at saka ho yung person with the comorbidities? 7,000 na ho yung huling nakita ko eh. Mula nung nagsimula ho kami, nasa Makati ko, kasi yung ho natin ginagawa right now yung current vaccination program natin. Apo. At may malaki yung scoreboard ho kami dun. Doon nakalagay, mga more than 7,000 na ho yung nababakunahan natin. Pero yun sa mga general public na pumupunta po. Apo, at mensahe po, Attorney Don Camina, sa ating mga televiewer, mga nakikinig po, Attorney. Mag-ingat pa rin po tayo. Siyempre, nagsisimula na ho with the assistance of the national government, yung Makati City na magbigay ho ng mga vaccination sa mga nararapat makakuha. Saka yung ayuda, inaayos na ho natin para safe and mabilis yung pagbigay ng mga assistance ho natin. Pero habang ginagawa ho natin ito, dapat mag-ingat pa rin po lahat. Always follow ho yung social distancing, yung mask ho as needed. Kasi matagal-tagal po na nalaban pa rin itong COVID na ito. Apo, salamat po, Attorney Don Camina, ang Makati City Spokesperson and Legal Officer. Attorney, mabuhay po kayo. Salamat po, ingat po. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO. We will get through this crisis as one nation. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.